Hello mga ka-legit lover cards, panibagong updates kung saan Mr. Joey T. Leon abay kinuyog ng netizen dahil sa hirit niya kay Miss Miles Ocampo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos po natin araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, kung napanood nyo po yung kaninang episode ng It Bulaga, kung saan ang tema din nila is parang summer outing ang tema. At talaga naman binusog tayo ng mga legit lover cards kanina, no? At syempre po sa concurrent viewers po natin ay umabot lang naman ng almost ng 144,000 dun po sa ano ha, dun po sa combination ng viewers from dun sa mga platform na gamit po nila. At the same time, binusog din tayo ng ilang mga legit lover cards sa kanilang mga pakara ngayon dahil talaga na mga busog na busog yung mga netizen pag open pa lang ng television mo dahil nakita mo na agad talagang very ano eh, consistent po sila at nakikita po talaga nila yung effort ng Dabber Cards na pasayihin ang lahat ng mga legit Dabber Cards. So kanina nga napanood din natin yung concert po na ginanap kay Bossing na syempre ngayon po nila ginawa yun dahil last Saturday, wala si Bossing, nasa Hong Kong po sila ng buong Soto family. Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo, manugang, lahat po yun, bit-bit niya po lahat yun. Nagpunta po sila ng Hong Kong Disneyland. So, doon niya po in-spend yung kanyang birthday. Kaya naman ngayong Saturday, is ginanap nga yung pinaka most awaited concert na naganap between Bossing Beak at Miss Aiza Siguera. And of course, kalat na kalat din po sa social media ngayon, ibinalita na rin ng TV5, Kapatid Network, ang patungkol nga po sa pagtatagpo ng TBJ at ni Willie Revillame, ang mga bagong haligi ng Kapatid Network. Nakita-kita na ang mga bagong poste ng Kapatid Network na sina Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon at Willie Revillame sa isang hapunan na naganap sa Meralco Lighthouse, Pasig City last Saturday or kaghapon, Biyernes ng gabi, May 3, 2024. Ang salo-salo ay pinangungunahan ni TV5 Chairman Manny B. Pangilinan and ang hapunan na nangyari, ang unang pagkakataon muling nagsama-sama ang mga host ng Itbulaga at ng Wawawin matapos ang matagal na panahon. Mainit ang pagsalubong at pagbati ng TBJ at si Willie sa isa't isa at inaasahang lalong magiging matibay ang kanilang pagkakaibigan dahil nasa iisang tahanan na sila. Kasi diba dati parang nagkaroon po sila ng feud eh. Pero this time, dahil sila na po yung tinaguri ang talagang haligi ng TV5, ano? Kaya naman nakita natin talaga nag-spend sila ng time together. Tito Big and Joey, Willie Revillame, with Big Boss, Big Del Rosario. Behind them are Kiko Estrada, Aga Mulak, and some new TV5 stars. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga executives ng Viva Entertainment sa pangunguna ni Boss Big Del Rosario, Regal Entertainment Incorporated producer Rosel Monteverde at ang Mulak family Aga Charlene ng kanilang kambal na anak na sina Atasha at Andres. Naroon din ang mga bida ng The First Family, ang bagong sitcom ng Mulak family sa TV5 na malapit ng mapanood. Pinasalamatan ni MVP ang mga host ng Itbulaga at si Willie dahil sa kapamilya na ng TV5 ang mga nabanggit na personalidad. Sabi po ni Boss Vic, I'd like to thank our partner Boss Vic, Willie, of course, TBJ and good friends now. I recall the day when it comes, become a milestone event for TV5 and MediaQuest. Hope is a move and now we welcome back Willie as well. Thank you for being part of TV5 family. Thank you actually. Kung tumataba ang puso nyo tonight, I feel privileged to be with you and see the progress of TV5 has made this a few months bahagi ng pasasalamat ni MVP sa mga sikat na showbiz personality na bahagi na ngayon ng kanyang telebisyon. That
ng kanyang television network. So, MVP with the TV 5 stars. So, yun nga po yung ilan sa mga kaganapan na talaga namang inabangan ng ilan dahil napanood po yan sa mga news sa Kapatid Network dahil formally is welcome na po nila si Mr. Willie Revillame as one of the pillars ng TV5 Network. So, nakita po natin na talagang they are really united dahil yun po yung inaasahan natin. Pero, according to Mr. Willie Revillame, sa kanyang pagbabalik television, hindi niya po para kunin yung slot na noontime kasi for it Bulaga na siya. So, sabi niya, ang atake niya po is for parang game show ang kanyang gagawin. So, it would be posted or mapapanood po ang kanyang programa during 6 PM bago po pumasok yung pinakabalita. And now, let's talk about this issue kasi po napapanahong pinapag-uusapan po ngayon at trending sa X na dating Twitter ang patungkol po dun sa pagbati nga ni Mr. Joey De Leon or Master Henya Joey De Leon dito kay Miss Miles kasi matatandaan ninyo nag-celebrate po si Miles Ocampo ng kanyang kaarawan dito po sa Itbulaga. At nakita po natin na kompleto po yung Dover Cuts. Of course, binigyan po siya ng airtime para po talagang i-celebrate. Sabi niya, giggle mode ang maraming netizen kay Joey De Leon matapos kumalat sa social media ang isang clip na biniro niya ang co-host ni Miles Ocampo kaugnay sa kanyang katawan. Mapapanood sa video na iyon, yung araw na ipinagdiriwan sa noontime show ng Itbulaga ang ika-27th birthday ni Miles Ocampo. Nung unang nagkomento ang dating senador na sina Tito Soto na ginagamit ang segment na therapy pataas o pababa upang ilarawan ang edad ng aktres. Ngunit biglang sumingit si Joey na at biro niyang sinabi ang pataba. As of this writing, isang araw pa lang mula nang i-upload ang viral video, tumaani na ito ng halos 900,000 views. Sa comment section, maraming netizen ang tila na inis sa joke ni Joey at dinepensahan si Miles, narito ang ilan sa mga komento. Sabi dyan, tumandang paurong yung utak ni Joey, di ba niya alam dahil may sakit si Miles at yun ang maintenance niya nung yung nagpapataba sa kanya. Did he say pataba? What the fuck? Siya ang patanda ng patanda, pati utak. Hay, kala mo naman nuknukan siya ng gwapo. Siya nga dapat iparetire na. Miles, layasan mo na yan. Di mo deserve yan. Bakit hindi na lang siya mag-retire? Sobrang cringe niya lately, lalo na sa Game 5. Inaaway pa mga contestant, Diyos ko. Napaka-insensitive. Alam nang may sakit yung tao. Okay lang yan, close naman sila ni Miles at ganyan talaga humirit ang matatanda. Alam ko Miles have picos which also have, kumain ka man o hindi, tataba at tataba ka. Kaya nga nagsasabi ng lamon ka ng lamon, think twice kasi hindi kami kumain, nagigain kami ng weight. Sana maging aware ang lahat about picos. Kung maalala nung last April last year, nag-open up si Miles tungkol sa kanyang papillary thyroid cancer na isa sa mga dahilan kung bakit nadagdagan ang kanyang timbang. Since late last year, haven't felt like any normal self, waking up in the middle of night because I can't breathe. I get tired so easily, so frustrated with my weight gain, para akong palaging hapong-hapo and sinasakal, saad niya sa isang Instagram post. Mensahe pa niya, please with or without any health condition, no to body shaming, be kind always please. Ayun. Yun po yung dati pong komento ni Miss Miles Ocampo nung siya po ay nagpa-opera nga para po dun sa kanyang thyroid. Pinatanggal niya po yun at in God's mercy ay talagang parang natanggal at nagme-maintenance po siya na yun po yung nagiging dahilan ng pag-gain ng kanyang weight. Ngayon dahil po dito parang kung titignan po natin, kapag po kasi yung mga words ay nanggaling po kay Sir Joey De Leon or Master Henya Joey De Leon, lagi may double meaning sa lahat ng mga nakakapanood. Kahit alam naman natin na wala naman po siyang wala naman siyang maling or mali siya dun sa sinabi niya. At wala naman pong body shaming na nangyari kasi it's just part of their part of their joke na... Kung mapapansin ninyo at kung isa rin kayo sa mga nanonood po sa kabilang show ng It Showtime, mas malala po yung bardagulan po nila doon sa show na yon dahil talagang araw-araw puro sila sakitan, puro bardagulan. And then one time, somebody called out
itong si Vice Ganda at sinabing dahan-dahan sa pananakit kay Miss Ann Curtis. So sinabi ni sinabi ni Vice Ganda doon na magkakaibigan sila at alam nila kung ano yung kanilang limitasyon. So tanging nga syempre magkaka-close na sila doon just like what Mr. Joey De Leon and Mas Ocampo relationship. Alam natin na araw-araw sila magkakasama at nabuo na po yung kanilang para silang pamilya kung magbiroan. Diba? So, I think wala naman pong nakikitang dapat na ikagalit or ikainis kung si Mas Ocampo nga po ang naging tugon lang niya, itumawa lang siya dun sa biro po ni Sir Joey De Leon. Masyado lang sinesensationalize ng ilang mga netizen. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!